Isa sa pinakamalagang bagay po kapag tayo po ay nagbabarnis ay kailangan po nating bulihin o imunego ang ating trabaho para po maging maganda at makinis po ang ating trabaho. Kaya naman po sa araw na ito ang ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin bulihin ang pinto o imunego ang pinto para maging makinis at maganda ang resulta. Welcome po to my new project. So ito po ngayon ang bagong project ko. Babarnis po tayo ng mga pinto. So ayan, ang gagawin po natin ngayon ay isanding sealer yung hindi pa na sealer. Ayan, yung kagaya po nitong tatlo na ito. Hindi pa po na sealer yan. Tapos yung mga na sealer na, yun ang bubulihin ngayon. Yun ang ipapakita ko sa inyo kung paano po magbuli ng pinto. Ayan po yung mga yan. Napansin niyo parang dark na yung kulay ng frame ng pinto, di ba? Yan po ay sanding sealer pa lang. Wala pa pong kulay yan. Alam naman po natin na kapag ang nara nababasa po ay magkakaroon po talaga siya ng kulay. So yun yung original na kulay ng nara. At yung gitna naman po, yan po yung ang tawag po dyan ay ribbon green. So ang kulay po natin ay ganito po. Ayan, yan po ang sample. Yan po ay naka-penetrating wood stain. Ayan, so gagayahin po natin yan. So konti na lang diferensya sa original na kulay, di ba? So i-adjust pa natin ito. Ito po. Kasama na yung ribbon green na yan, itong light. So gagayahin natin dito. Ayan, yung ribbon green na to, isang kulay na po lahat yan. So, ayan. Ang kulay nga pala dito na gamitin po natin, penetrating po na maple. Yun po ang pinakamalapit kasi sa nara. So, ngayon po, titimplahin po natin yung pangbuli natin. Gamit po ang sanding sealer, lacquer flow, tapos lacquer thinner po. So, bubuksan na po natin. Ito po yung sanding sealer. Ayan ha. So bago po natin ibuhos yung sanding sealer, kailangan po natin haluin sa ilalim. Kasi nga, may mga nakatining yan. Ayan o. Oh. Yan yung tumining sa ilalim ng mga chemicals. So dapat natin durugin yan para magiging mix po ng husto. O mamix po ng husto yung mga chemicals at maganda po ang resulta. Meron po kasi mga chemicals na mga mabibigat. So kapag matagal pong nakalapag ang lata, tumitining siya pag hindi nagagalaw. So kailangan nating durugin yung nakatining sa ilalim. Kailangan po nating durugin. Ang pagbubuli po kasi sa totoong barnes, mahalaga po ang kanyang papel. Ayan po. So ibubuhos na po natin. Ayan po. Tapos ang ilalagay po natin na lacquer flow, nasa mga 10% po. Ayan.
Bakit po marami ang locker flow? Ito po ay style po. Ito po ay tekniko at paraan ko na medyo damihan ko ng locker flow. Kasi nga, ibubuli ko siya. Basahan po ang gamit. So, kapag imano-mano mo siya, kailangan matagal matuyo. Ayan. Pag nilagyan po ng locker thinner, kunti lang. O kung pwede nga, hindi na po. Pero lagyan po natin ng konti. So, kunti lang po ang ilagay ko. So, kapag nagpipinish na po kami, halimbawa mag-spray na po kami, lahat po straight brand ang ginagamit namin. Para kung may masira man, wala kang dapat pagbintangan na ibang brand. So, dapat ganun. Tsaka, subok na po namin yung quality ng bushing. So, konti lang. Laki thinner, nasa 5% lang yung nilagay ko. Baliktad po. Ang locker flow naman ang mas marami para matagal siyang matuloy. Hindi ko po dadamihan ng thinner kasi nga gusto ko kumapal agad. So gusto ko medyo malapot. Malapot na matagal siyang matuyo. So ayan po. So alam naman po ninyo na ang gamit po ng bully, ang pagbubuli sa ating varnish ay malaki po ang gamit dahil nga nasisiksik niya yung sealer doon sa bitas ng kahoy. So doon po sa mga maliliit na guhit-guhit ng kahoy na akala mo hiniwa-hiwa ng blade. Yan po ang purpose para po sumiksik doon sa ilalim yung sealer at mapuno siya. Tapos pag hinawakan mo siya, makinis na makinis. So ayan po. Simulan na po natin yung pagbubuli. Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo kung paano po natin gawin yung ating basahan na pangbuli po. So ito po ay pwede na po sana dahil kulay puti mas maganda. Ang problema lang po, may mga tahi po siya. Ayan, yung mga dugtungan. So ayan. Pagka ginamit po natin yan, dahil sa meron po siyang ganyan, magkaroon po ng resulti dahil nga sa mayroon siyang dugtungan. So hindi po maganda ang resulta ng ating gagawing pagbubuli dahil nga may dugtungan po siya. So babalutin po natin ng walang dugtong yung diretso po. At siguruhin po natin na original po yung cotton na gagamitin po natin na tila. Dahil pag hindi original po, kumakatas po yung kulay, kung halimbawa di kulay, makatas po at humahawa po sa ating varnish. So mas maigi puti po para sigurado. At ngayon, tinatalian ko po dahil sa para hindi magbabago po yung forma niya, yung bilog niya. Yung iba, ang ginagawa, nilalagyan po ng tape, tapos yung iba, talagang hinahawakan lang na hindi po tatalian o hindi po lagyan ng tape. Ang problema lang doon, pagka binitawan mo, bibilugin mo na naman. So, mas maganda po kung meron kang ganyan, tali, para maganda yung pagkakahawak. So, ayan, pwede na po. Pwede na po siyang gamitin sa ating pambuli. So, ayan po, bago po natin simulan yung ating pagbubuli po dito sa ating varnish, syempre lihain po muna natin gamit po ang number 240 po na liha. So hindi naman po talaga magaspang yan, importante lang madaanan siya dahil syempre merong dumayan kung minsan na magdikitan dyan habang tayo nag-i-spray po. So kaya nililiha po natin yan. Ayan. At pagkatapos syempre pagpagan po natin, tanggalan po natin ang alikabok. Kung may brush po kayo, mas maganda, lalong-lalo na kung panginan niyo sa compressor po. So ayan, malinis na po. Pwede na po siya. Ngayon, sa shout out naman po tayo para po sa ating mga kaibigan. Kay Mimi Panyares, Jeffrey Jingle from Mindanao, Bislig City. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan.
kay Danilo Oribiada. At kay Nelson Bahan na nagtatrabaho po sa Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan. Kay Renanti Suasal na nagtatrabaho naman po sa KSA sa Saudi Arabia din po. At kay Al Joseph na nasa Jeddah. Ingat po kayo dyan at kumusta po kayo dyan. Kay Marcelo Makalili. Kay Nuli Panisa, Jag Panisa po ng North Cotabato. Kumusta po kayo? Kay Glenn Rivera na mga Bagyo Pintor Boys. Kumusta po kayo? Kay Eller Miranda. Kay Francis Fundibelia. Maraming salamat po. Mga taga Baguio po ito. At kay Makoy Speak TV. Ingat po kayo. Mga taga Pangasinan. Kay Arvin Pascual. Kay New Nelson Minor. At binati po tayo ng Happy Father's Day noong Linggo po yan. Salamat po. Kay Rian Ramos o Rian Ramos. Kumusta po? Kay Carrieman na taga Davao City. Kumusta po kayo mga taga Davao? Kay Fidelito Mananzala. At binati po tayo ng Happy Father's Day noong Linggo po. Salamat. Kay Lumil Abuda. Maraming salamat sa pagbati. At kung sino man po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe po sa akin ngayon na nanood, anawa i-subscribe na po ninyo ako with notification bell para po ma-update po kayo kung ano man yung gagawin ko dito upload dito po sa YouTube. Siyempre mag-like po kayo kung nagustuhan po ninyo at mag-share kayo, i-comment ninyo kung ano man yung gusto ninyo itanong dahil sasagutin ko rin po yan pagka oras po na ako'y libre, lalong-lalo sa gabi o kaya sa mga break time po ng aking trabaho, masasagot ko rin po yan. Ito na po yung resulta ng ating ginawang pagpuli. Makinis na po siya. Maganda na po siya. Ayan. So, adjust na lang po ng kulay ang kulang nito. At siguro gagawin ko ang pag-adjust pag nakabit na ito sa hamba para isang ano na para hindi na magagasgas.